nagbigay tulong ang mga banateros sa ilang residente sa Maynila na iniinda ang patuloy na pagtaas naman ng mga bilihin. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Hirap ang tricycle driver na si Mang Michael na pagkasyahin ang kanyang kinikita kada araw para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Wala raw kasing hinto ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayon. Oh, mahal rin ang bilihin eh. Kaya wala talaga eh. Kaya na. No choice. Anong mga nagmamahal ngayon? Bigas. Mga gulay, mga karne. Ayun, mahalat yung mga kwan, bilihin. Hindi kasa sa kinikita mo? Hindi, hindi kasa sa kinikita. Ang iniinda ni Mang Michael ay siya ring hinaing ng iba pang mga residente ng Barangay 321 Zone 32 sa lungsod ng Maynila. Hirap na kasi maliit lang yung sinisweld ko, 6,000 o kulang pa magbabayad pa sa bahay. Ang taas ng kape, sukal, kuryente, tubig, soap. Tipid-tipid ka talaga. Mabuhay lang. Siyempre, wala nang pera yung tao eh. Mahirap talaga. Masyado naman mahal? Mahal talaga. Kapiling ko lang ng bigas eh, mahal eh. Kaya naman, answered prayer nga raw nang makatanggap sila ng balita na mabibiyayaan sila ng grocery items nitong araw ng Lunes. Ramdam ang hirap na dinaranas ng ating mga kababayan, isang community outreach program ang isinagawa ng mga banateros, katuwang ang Mandaluyong Royal Skyline Eagles Club. Break nga raw muna sila sa mga usaping politikal. So habang tayo po ay nagpapahinga dahil tayo po ay naka-season break, tayo po muna ay magbibigay ng serbisyo sa community. So ang Banateros, ang SMNI ay hindi lamang po kami ay nasa kukomenta ng politika. Kami po ay tulad ng nahawa po kami kay Pastor Tiboloy, ang KOJC, na magbigay ng serbisyo sa ating society. Hindi lang tayo basta banat lang ng banat sa gobyerno. Kailangan magpakita rin tayo ng initiative na makatulong din tayo sa kapwa natin. Hindi naman kailangan malaki, maliit o malaki, ano lang naman yan. Isa pa rin naman ang paningin ng taas ng tungkol yan. Dito po tayo sa Barangay 321, Zone 32, dito po sa Santa Cruz, District 3 ng Maynila, para magbigay po ng munting kasiyahan po para sa ating mga kasamahan po dito. Kaya tayo po ay nasisiyahan, nagagalak sa blessing na dumating sa atin sa araw na ito na ipapamahagi po natin sa kanila. Bags na may lamang grocery items gaya ng bigas, canned goods, noodles at iba pang bilihin ang tinanggap ng mga benepisyaryo. Namimigay tayo kasi ang hirap, ang taas na ng presyo ng mga bilihin, maraming nangangailangan. So, mas maganda, share your blessing, ika nga, di ba? So, kung meron tayong konti, yung konti, pwede mo paramihin, di ba? Ginawa yan eh. Ilang isda at ilang tinapay, nagpakain ng 5,000 plus, no? So, yung kakapiranggot na meron tayo, pamigay natin. Importante, makatulong tayo sa iba na mas kapos kesa sa atin. Napaka laking tulong nito, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na naghihirap. Kasi dito sa Maynila, no, yung mga iba na kababayan natin galing probinsya, ang trabaho nila dito, isang kahig, isang tuka. Tatrabahoin nila ngayong umaga, kakainin nila mamayang gabi. So kahit paano, ito ang pamimigay natin, malaking tulong ito. Malaking bagay, lalo na yung mga nasa ibaba ng komunidad natin ngayon, dahil talagang alam naman natin sobrang lahat nagmamahal. Actually, ang commitment talaga ng Eagle sa community is community service. Talagang nabuo yung grupo para gumawa ng community service, tumulong. Malaki naman ang pasasalamat ng mga residente sa grocery items na kanilang tinanggap na alalay malaking tulong para mairaos ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Malaking tulong sa akin to, sa pamilya ko. Kasi may bigas na ako eh, hindi na ako bibili. Siguro mga dalawang o tatlong araw, pwede na rin, di ba? Isa na ano. Malaking tulong. Malaking na rin tulong. Bakit? Malaki rin ang tulong. Bakit? Simple, may bigas, may ano, nilata. Tiniyak naman ng mga banateros na hindi rito natatapos ang mga tulong na ibibigay nila sa mga nangangailangang komunidad, partikular na sa Metro Manila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.